Hello, good morning po mga boss. Welcome back muli dito sa ating channel. Ayan, dadaanan po natin si Boss Godi ngayong umaga para mag-install daw siya ngayon ng wood planks dun sa may hagdanan, yung mga step. Time check 6:20 ng umaga ngayong araw ng Martes sa September 7. Ayan. So tara mga boss, umpisa na po natin ang ating araw ngayong araw ng Martes. Yan o, nandito na po tayo sa shop ni Boss Godi. Tulog pa ata eh. Sarado pa yata. Umaga kasi. Sa 6:20 ng umaga. Yan o. Igising lang ni Boss Godi. Igising lang po niya. Iyasakay natin yung ano. Ito yung mga wood planks na mahogany. Yan yung install niya. Install niya ngayon. Tamplay ko yuya. Sa babo. Ama. Tapos yung wala dito lang basta yung may landing no. Yung siyang router sa front area. Ito KD. Ayan, nasakay na yung ating wood planks. So, habol na lang si Boss Godi doon mga boss. Okay, tara. Let's go! Eh no, nandito na po tayo sa Mexico project. First blood. Ba. Andiyan pala ka. Ngayon na bang ang sol? Nagbahong ka? May bahong ko mo. Bibalik ko rin na rin. Gano'n naman pala kabilang sa nungsal. Ginaya mo yung nungsal nila, kulang din sa dyan. Sama ako, dumitabit ko. Hindi ba naman bayad dyan? Ayan mga boss, saan na po natin yung paggawa. Ayan na po si Gulik. Nalagyan na niya yung hardy planks. Tiga slip lang. Tatbar. Kapal yung tatbar dyan eh. Ayan na. Ayan, nakabayan yung ulo. Ano sila yung dapat pinturahan ko naman ito. Mga wood. Siguro kulay ano, kulay mahogany. Kaya rin po siyang ano, aspe. Ayan yung kanyang gate. Wow, ganda oh. Yayamanin. Yayamanin ng gate. Ito nakakulayan tayo ng kulay kahoy ng hardy planks. Tapos ito na yung dun sa wall partition, dun sa may TV console kung saan po i-dedicate yung TV dyan. Dyan sa area na mamaya ay sasampulo natin kung papasok or sakto yung sukat namin kahapon. Dyan ito yung hagdanan. Baka mamaya bibili po ako ng ano, ng talayin natin dito yung stair nosing. Saka parang hindi madalas pagka umakyat ha, mayroong stair nosing na kakapitan. Ayun o. Ayun, maka-install na rin po ni Boss Godi yung andito, yung dala namin kanina. Ayun na yung wall cladding. Itong kanyang panel board siguro magiging solusyon na lang dito, alagyan na lang na ano dito pinaka design or picture frame, pero picture frame yung lalagay dito or yung frame na may design lalagyan na lang dyan. Hindi po kasi pwedeng i-cladding ito gawa ng siyempre pagka
may naging problema, kailangan buksan ito. So kailangan na ganyan lang siya. Pwede naman lagyan lang ng ano, ng sabitan doon, tapos picture frame lang sa likod para hindi siya mga sagwang tingnan. Ayan na siya. Tapos yung tiles. Yung tiles dito na 65-120. Tapos naka 45. 45 yung ano yung lutungan. Tapos yun siya kakulit sa gilid para kumapit yung siding. Hindi malaglag. Mamaya, testingin po natin itong ano, yung lalagay dito kung wala sabit para mapinturahan na rin. Ano pala si Salam, siya yung ano, magluluto ng almusal. Hindi pa kami nag-amusal. Pondit. Dalo alam mo ito ito sa alam. Hey, at basta mayampe din eh. Ano? Magkala sa'yo. Bisa alam. Bisa mo, bisa, bisa. Bisa, bisa mo lang kasi naging bawang. Okay. Ano yung naging bawang? Ha? Ano, talagang scaffolding dito para maabot na po ito. Tapos yung pintor natin, tapos na dito sa may ano, sa may gilid. Kaya ibubulag ka niyan niya, dami. Ayun, no? Sa iyo ka niyan. Wala alayar kong mga uniforme. O, tayo na ka din nila eh. Sabi na na lost it. Naya ako din nila. Ayun o, ayan na mga boss yung design nyo dito. Tapos dyan po yung mamount yung TV. Yung TV dito. Alagyan na lang namin ng siguro mga plywood na 3-4 para dun yung mamount yung TV. Tapos palalagyan mo pa ng backing itong TV console dito. Alagyan natin ng backing doon para hindi tagusan yung ano. Yung lalagyan. Tapos meron pong sasakan doon sa ilalim na yun. Siyempre asaksak yung TV dito. Ayan. Ayan na siya. Tapos yung pinturaan na lang po yan ang ano. Di ko alam kung anong gustong kulay ni boss dito. Magiging kulay nito. Kung pwede rin gawing may aspe. 1x3 na yan. Ayan. Kaya hanggang doon po siya sa may design na yan. Ayan, kaya nakabang yan hanggang doon. Ayan. Sakto-sakto. Sakto-sakto lang sabit. Sakto-sakto dito sa kanto. Dito sa TV console. Sakto rin siya. Tapos ito na nilang dining. Okay. Pintura na lang po yan. Tanggalin namin ulit. Ilalabas para pinturahan. Tapos imamount na lang yan. Screw.
Atas. Ayan na, lagi na pala ang grapit itong CR dito sa ibaba mga boss. Ayan po yung CR na medyo may kaliitan pero sakto lang naman. Yung kanyang cute na laboratory, casein type, kanyang yung siyang tiles, kanyang yung cabinet, kanyang yung siyang water heater. Ayan yung water heater niya. Ayan. So, kanyang yung siyang shower, kanyang yung siyang niche. Ayan, grap na po ito. Itong cabinet, prepare na po sa ano to. Sa spray, naliliyahin na lang. Spray na yan. Tapos yung mga pinto dito nila, nililiha. Yun yung mga pintuan. Medyo mabusisi ang pag-prepare nun. Pero pag-spray, mabilis na lang. Ayun, dito sa may lababo. Ayun. Iutol. Ayun nga, yun pala nagtatanong mga boss, saan po namin binili itong wall cladding na to? Saan po namin binili ito? Sa Wilcon. Wilcon, Mexico. Yan, doon po namin nabili ito. Wall cladding. Ayun po yung tsura niya. Ayun o, nakompleto na rin itong gate mga boss. Tapos ano lang ito, yung barrel bolt. Yung barrel bolt dito, saka doon. Saka yung kanyang footlock. Ayun na siya. Ayun. Tapos maganda ito, pagka napintura na. Tapos yung palang doon, alasa kasing design na lang nito. Masundan na lang namin yung design itong gate dun sa grills doon. Eh manin, pagka napinturahan pa ito mga boss, sigurado maganda ito. Ayun nga, lagyan na ni Kuya Jeng Jeng yung mga decoston. Yung decoston niya. Dito, meron siyang doorbell. Yun o. Ding dong! Tapos yan, nailayout ko na rin yung doon sa may grills. Grills. Ito by 3 din yung ating gagamitin doon para same lang yung design ng ating harapan. Tinatirang bakal para yung bibilin isa sakto na lang. Yan ang kailangan pagdugtungin, ipadudugtong ko sa kanila at hindi na bumili ng maraming bakal pa si boss paggamit yung retaso. Ayan na, punta muna tayo sa ano mga boss, sa floor center. Titingin tayo ng ano, ng stair nosing para dito sa may hagdanan, saka yung hagdanan dun sa kabila dun. Para may lagyan direct sa dito. Lagyan natin stair nosing ito. O tara. Ano, kinakanto ni Bulik yung tiles. So let's go mga boss. Tara, let's. Ito yung ating napakaangas na driver. Tara, salam. Ano tayo sa ano, sa floor center. Mamaya, drive through. Ayan, nandito na po tayo sa floor center dito sa San Fernando. Ayan, halos dito po binili yung mga tiles na ginamit namin din doon. Titingin tayo ng stair nosing dito. Dati bumili ako dito ng stair nosing nung sa Bulacan project. Inilagay natin dito sa hagdanan. Kaya ngayon kung meron pa silang stock. Wala na
Dahil stock ng stir, no sing. Lapad. Ganito mga pastor, malapad po ito masyado. Ayan na, wala po silang stock nung medyo maliit. So siguro pwede na po ito, mas maganda kasi mas malapad itong kanyang may groove dito para patay na pa kan, hindi madulas. So 173 daw ang isa. 173, so medyo mura. Ayan, tapos didikitan na lang natin ng ano ito mga boss, ng Etoxy ANB, Pioneer, para matibay at matigas. Ternosing. Ayan na, ito yung ano mga boss, yung tiles na nilalagay nila sa ano, sa garahe, tapos dun sa ibabaw ng garahe. Ito yun oh, na pang floor tiles, magaspang. Ito rin nabili yun. Yan, baka sa bahay yung tiles din sa taas, ay yung tiles din sa taas, yung terrace din sa taas, balak na rin ipa-tiles ni Mrs. So tingin-tingin tayo dito, baka may magustuhan ako na design at makanbas kung magkano gagastusin po dun sa terrace sa taas sa bahay. Ayan na, kulang po yung stock nilang ganito. Meron daw sila yung maliit sa kabilang, yung kabilang ano, kabilang store nila dito sa main intersection. So, yun na lang kuhain natin kaysa naman magkulang-kulang. Hindi na tayo makakahanap ng ganitong design kung bibili natin itong kulang. So, nandun sa kabila, sa kabilang brand sila meron. Pero medyo mahal lang ng konti. Mas mahal yung manipis. Pero makapal. Dito. 200 plus yata. Something. Tingnan natin resibo kung magkano. Kumuha ko ng 12 pieces pero yung gorilla 8 pieces lang yata yung stock nila dito. So, punta tayo sa kabilang ano nila, sa kabilang branch dun sa intersection. Ayan, punta po tayo sa kabilang branch nila. Meron tayong PO dun sa intersection naman to. Tara, Sakalam. Kumusta? Punta tayo sa intersection. Wala silang stock dito. Magkano ba? Magkano ba yung bilhin natin dito? Ayan, 3,168 po yung 12 pieces. Magkano repair unit nun? Doon ko kunin yan. Oo. Ang better unit po ng guys. Nasa price. Pero nasa ano po mga boss, nasa 200 plus po siya. Wala siyang unit price. 200 something. 12 pieces po siya. Nasa 3,168. Let's go, muna tayo sa intersection sa kanilang isang branch dito. Ayan, nandito na po tayo dito sa Tile Depot FC. FC din to, ibig sabihin floor center. Ayan o, ito na daw natin kukuhanin yung what else na yan? Yung ating stair nosing. So ayan mga boss, ito yung ating nakuha dito sa isang branch nila dito sa San Fernando. Marami silang stock dito boss no. Pagkasa ka nilang boss dun sa sasakyan, 12 pieces. So marami pa silang stock dun sa may hagdanan pa panig dun sa garahe, ay sa taas ng garahe. Baka lalagyan din yun, hindi pa nakasama dun yung binili ko. So dito marami pa naman silang stock dito. Kaano nilang tayo bibili, kapalik na lang tayo. Ayan na, balik po tayo muli sa Mexico. Let's go! Dito na po tayo mga bossing. Close the open. Ayan. Ayan o. Para may lagay na rin itong mga sternosing. Ito yung mga tropa o. Busy busy dito sa project dito sa Mexico mga bossing. Lek! Oh! Ayan na ba yan o?
Ayun na, nag-a-apply na nang ano si yan dito, si Zero Vlog. Gusto mo yan, ha? Ang laki ng pinapayaran mo, yung roller mo, pang-arawan, no? Tapos cutting mo yun, ha? Uy! Pang-araw. Oo. Uy! Pagkado, magpapadaw lalaki. Ano ba yung mode of payment mo, ha? Arawan ba o buwanan? Gawin mo sa kanila. Pagka ganyan, arawan. Pagka buwanan, brass lang. Pagka taunan, gagamitin mo dyan, Kyotex. Cutting mo yun, ha? Taunan yung sweldo. Kyotex yung gagamitin mo, no? Siguro isang taon naman matatapos mo yan, no? Ayan, arawan lang yan, no? Ilang araw to? Ilang araw gagawin yan? Malating araw siguro. Pakotakan yan. Ano po yan, mga boss, flexiban. Para protection sa ano yung... Init. Yung init. Flexiban sa waterproof. Tubig para pagka... binubugas siya ng ulan sa kabila, sigurado mag-moist yung ano dito, mag-moist yung pader doon, lolobo yung pintura, mababakbak, kaya ina-apply ng ano ro? Flexiban James Bond yung simento kanya nero? Yun o, may simento yan, protection sa tubig parang mapit yung pintura. Na-spray na yung ating mga pintuan ng cabinet. Yung isang compressor, maingay. Parang helicopter. Di katulad ng sa akin, ha, silent type. Ayan, hindi po sa akin yung isa na yan. Yung sa akin, ito, silent type ito. Kamanda rito, parang wala rin. Parang jetmatic lang yung makina niya. So, maingay po yung isa. Ito na yung pang main door, oh. Dormis na. Tapos lagyan nila ng handle bar na malaki. Eh mali na yan pag lagyan na dito. Lagyan tayo ng stainless na handle bar na malaki. Yan yung binili nating sternosing. Katapos ng i-pads, doon na ilalagay yung dito. Kaya yung hagdanan dito, baka lalagyan din natin ng sternosing to, mga boss. Yung itatiles din po siyan. Lalagyan din ng tiles. So mas maganda may sternosing para hindi siya madulas, hazard sa slippery. And then lalagyan pa ng backing yan, ha. Backing. Kapalagyan ko ng backing yan. Lalagyan pa po ng ante, ng plywood sa likod. Wall cladding. Busy lahat ang tropa dito. Nagmagawa na ano si Richard Tarubo. Tox, wooden tox ng mga Pilipino. Kasi na yun, lababo. May lababo din. Tapos dito, gagawin na rin yung cabinet dito para sa mga lagyan ng mga condiments. Hangin cabinet dito. Tapos sa ilalim, yung po mga pinaka-cabinet nyo dyan is aluminum na lang. Aluminum cabinet. Ito pala yung kanyang kalan. Tapos meron siyang range hood dito. Ang pangyambran is Rinnai.
Ano, tapos na po yung danan. Ternosing lang yan. Tapos yung dito, yung kanal, yung pinaka-kanal dito. Basta-basa, palagyan ko pa ng tiles na putol dito. Yung retasin natin para may tiles yan. Para magandang umagos yung tubig dito. Pagunta roon sa may caps basin din. Siyempre, mayroon siyang slope din pagunta roon. So, punta siya doon. Dapat ng gate para pagka nagbalinis sila dito, hindi hagos sa rampa yung ano, tubig. Pumunta sa daan. Hagos na siya dito sa kanal. Ayan, papabrigate na po ni Bullet yung grills doon. Doon sa may opening na yon. Ayan na po yan, tapos ganun din yung design. So mga boss, iwan na po natin sila dito. Punta muna po tayo kay na sa body. Ayan o, may biakwasto na o. Munta tayo kay body mga boss. Dala ko na pala yung hagdanan para makakit na tayo sa bubong. At makapaglagay na po tayo ng bulkasil about dun sa issue, dun sa bubong ni Kabadi. Yan, minor issue lang po yun, natural lang po sa bubong yung tumutulo pagka bago. Siyempre hindi maiwasan yun mga boss sa isang proyekto. Marami na po ang na-encounter na ganun, minor issue. So tara.